Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po ang 47th tagpo. Ang pagpapatuloy ng kwento. Pakinggan natin. Nang malapit na kami sa aming bahay, ay nagtanong si Mang Tonyo. At dun ko lang muli naalala na inaasahan nga pala kami ni Manong Taling sa kanilang bahay ngayong araw. Mabuti pa eh, mga hapon na tayo pumunta kay na Manong Taling upang makaakyat ka na rin ng ligaw ng tuluyan. Sambit pa ni Mang Tonyo sa akin. Pakiramdam ko nun ay parang nakalunok ako ng rambutan at bumara sa aking lalamunan dahil hindi ako kaagad nakapagsalita. Mang Tonyo, hindi po ba inanyayahan lamang tayo doon ni Manong Taling upang talakayin ng usapin patungkol kina Rigor at Abuel? Tanong ko. Ay, totoo yan! Pero, yun ay para kay Damian lamang. Samantalang, ikaw ay nanalo ka na. At kung ano ang napag-usapan, ang siyang mananaig. Ikaw ang nanalo. Kaya, ikaw ang may karapatang makaakit ng ligaw kay Elena. Hindi ba't iyan ang napagkasunduan? Sagot pa ni Mang Tonyo. Siyang ang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. At pagkadiling ko nun, ay nakaramdam muli ako ng nervyos. Nervyos dahil sa hindi ko malaman kung ano ang aking isusuot para dun. At kung ano rin ang aking gagawin. At maging kung ano ang aking sasabihin kapag nakaharap ko na si Elena. Kakaibang nervyos ang bumabalot sa akin. Papaanong gagawin ko sa aking panliligaw? Para akong nakakaramdam ng pangangatog. Nakaramdam ako ng panlalamig ng aking mga kamay. At pakiramdam ko ay parang bumagal ang pag-ikot ng mundo. Nang biglang magsalita si Buying. At hindi ko na namalayan na lumapit na pala si Buying sa amin sa lalim ng aking iniisip. Damian! May naghahanap sa'yo kanina. Bungad ni Buying. Sino daw? Sagot naman ni Damian. Hindi ko kilala eh. Si Lolo ang napagtanungan. At sinabi lang sa akin. Tinatanong kung saan daw ang iyong bahay. Ano daw ang itsura ng nagtatanong? Tanong muli ni Damian. Hindi ko nga nakita. Dahil si Lolo ang nakausap. Sagot muli ni Buying. Buying, nasabi ba ng iyong lolo kung may edad na yung naghahanap kay Damian? Tanong naman ni Mang Leryo. Ang nabanggit lamang po ni Lolo ay isang matandang lalaki po. Sagot naman ni Buying. Walang duda, Damian! Lolo mo yan! Iyan ang naghahanap sa'yo! Sagot naman ni Mang Tonyo. Hindi ko po lolo yun, Mang Tonyo. Alam po ng lolo ko kung saan kami nakatira. Kasama po namin siya sa bahay eh. Sagot naman ni Damian. Ay malamang, Damian. Hinahanap ka na dahil nabalitaan ang pagkapanalo mo sa sabong. Unti-unti ka nang nagiging tanyag sa ating lugar. Sambit pa ni Mang Leryo. Nang biglang humalakhak si Damian nang napakalakas at sabay inilagay ang magkabilang kamay nito sa kanyang bewang. Kita mo tong tao na to. Dapat pala ako na lang ang napagtanungan. Sa lubluban ng kalabaw ko sana ituturo kung saan to nakatira. Sagot naman ni Buying.
Ngunit parang walang naririnig si Damian. At patuloy pa din ito sa paghalakhak na parang nasisiraan na ng bait. Maya-maya pa, ay napansin ni Buin ang panabong na itim na si Mang Eming ang may dala. Mang Eming, mukhang may bago po kayong panabong na itim ah. At itim na itim po ang kulay. Tanong pa ni Buing. Ay, hindi yan basta panabong, Buing. Katunayan, meron niyang pangalan. Sagot naman ni Mang Eming. Ah, Buing! Siya si Blackie! Biglang sagot ni Mang Tonyo. Hindi. Uhuling ang pangalan niya. Sagot naman ni Mang Leryo. Hindi! Tinola ang pangalan yan! Sagot naman ni Damian. Ang pangalan talaga ng manok na ito ay ulik ba? Sagot pa ni Mang Eming. At nagtalo-talo na ang apat sa pangalan ng manok ni Damian. Eh, ano po ba talagang pangalan yan? Eh, kay Mang Eming yan eh. Eh, di si Mang Eming ang masusunod. Sagot ni Buing. Hindi yun kay Mang Eming! Akin yan eh! Kaagad na sagot ni Damian. Pero ang pangalan yan, eh Blackie! Sagot muli ni Mang Eming. At muli ay nagtalo-talo na naman ang apat sa kung ano ang magiging pangalan ng panabong ni Damian. Huwag na po kayong magtalo-talo, sagot ko. Para maging patas po, ay dapat may pipili sa pangalan na hindi kasali sa mga nagbigay ng pangalan. Sa ganung pamamaraan, ay magiging patas ang pagpili. At kung sino ang mapipili, iyon na ang magiging pangalan. Sa pagkakataon ngayon, ay si Buing lamang ang hindi kasali sa nagbigay ng pangalan. Kung kaya't maaari siyang mamili, mungkahi ko. Eh sa makatawid eh, lalabas na magiging horado si Buing para sa atin. Sambit pa ni Mang Tonyo. Iyon nga po Mang Tonyo, ganun na nga po ang kalalabasan. Sagot ko naman. Mainam! Napakagandang mungkahi yan, Ompong! Sagot ni Mang Tonyo, na sinang-ayunan din naman ni na Mang Eming at Mang Leryo. Eh, Damian! Papayag ka ba sa ganung alituntunin? Tanong ni Mang Tonyo. Opo! Ganyan nga pong dapat natin gawin. Payag na payag po ako para maging patas. Ano po bang mangyayari? Magiging burado po ba si Buing? Sagot ni Damian. Hindi burado! Horado! Paglilino pa ni Mang Tonyo. Iyon na nga pong ibig kong sabihin. Sige Buing, at sabihin mo na kung anong pangalan ng nababagay para sa aking panabong. Sigurado ako, pipiliin mo ang pangalan na ibinigay ko. Yung tinola. Sagot naman ni Damian. Oh, sige. Magiging patas ako. At magiging patas po ako sa abot ng aking makakaya. Sagot naman ni Buing. Subalit, maaari ko po bang malaman ang mga pangalan ng pagpipilian? Tanong pa ni Buing. At inisa-isa muli ang mga pangalan na ibinigay sa panabong na itim. Ang pangalan na ibinigay ko ay Blackie, sapagkat kulay ay itim na itim. Sagot ni Mang Tonyo. Ang pangalang ibinigay ko naman ay Uling, dahil nagbabaga ang kanyang laban. Sagot naman ni Mang Leryo. Eh, ang akin naman, dahil malakas pumalo at kakaibang likse at kulay itim. Ulik ba?
Ulik ba ang may bibigay kong pangalan? Sagot naman ni Mang Eming. Ako naman po ay tinola. Sapagkat, paborito ko po ang tinola. At paborito ko din ang panabong ko na yan. Kaya tinola ang tatawag ko. Sagot naman ni Damian. Ay, ikaw, Ampang! Ano nga ang pangalang ibinigay mo? Tanong pa ni Mang Tonyo. Ako po'y Duhat. Dahil sa itim na kulay nito, sagot ko naman. At patuloy pa sa pagpapalitan ng kanilang mga kuro-kuro si Mang Tonyo patungkol sa mga pangalan na kanilang ibinigay sa panabong. Habang nag-iisip naman ng maigi si Buyin, para itong nasa isang silid-aralan na may kinakaharap na matinding pagsusulit. Matinding pagninilay-nilay ang mababakas sa mukha ni Buying. Patuloy pa rin ang diskusyon nila Mang Eming at Mang Tonyo. Nang maya-maya pa, ay iminuwestra na ni Buying ang kanyang kamay na parang meron na siyang naisip. May napili na ako! Sagot ni Buying. Pagkadinig nun, ay natahimik kaming lahat upang malaman kung ano na ang napili ng inampalan. Ang napili ko, ang sa tingin ko ay nababagay na pangalan, ay ulik ba? Sagot ni Buying. Napakapangit naman ang pinili mo, Buying! Hindi maaari yun! Sagot naman ni Damian. Ay, hindi maaari yung sinasabi mo, Damian! Sapagkat napagkasunduan na natin na si Buying ang mamimili. Hindi ba't pumayag ka? Opo. At sumang-ayon ka sa magiging kapasyan ni Buying, hindi ba? Opo. Kaya alaman po. Mano ko po yan eh. Ang pangit po ng pangalan. Sagot pa ni Damian. Eh, wala namang umaangkin ng manok mo eh. Hindi naman namin inaangkin, hindi ba? Hindi naman po. Eh, kung ganun, eh, igalang natin ang kapasyaan ni Buying. At bukod dun eh, masyado namang mapanakit ang pagkakasabi na mapangit ang ibinigay namin pangalan. Humingi ka ng mungkahe. At sinagot ka naman namin. Ngayon eh, paparatangan mo pa kami ng ganyan. Nakakasakit ka ng damdamin, Damian. Sagot pa ni Mang Tonyo. Siya nga ang tunay. Mapanakit. Dagdag pa ni Mang Eming. Uy, hindi naman po. Patawad po, Mang Tonyo at Mang Eming. Hindi ko naman po sinasadya yun. Pero tama po kayo. Inalaman po ang pangalan. Ulik ba? Maganda naman po eh. Sagot pa ni Damian. Ayan ang sinasabi ko naman sa'yo, Damian. Eh, maganda ang pangalan, di ba? Maganda naman eh. Ayaw ka lang maniwala eh. Eh di, yun na ang pangalan ng iyong manok. Ulik ba? Sagot pa ni Mang Tonyo. Siya nga ang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. Si Damian naman ay halos malukot ang muka sa pagkadismaya sa pangalan ng kanyang manok. Subalit bilang pagsang-ayon sa napagkasunduan, ay wala na rin itong nagawa pa. O siya, at iuwi mo muna, Damian, si Ulikba. At kinakailangan pa nating bumalik dito kina Ompong mamaya. Dahil tutungo pa tayo kina Manong Taleng. Sambit pa ni Mang Tonyo. At dahil dun, ay nagkanya-kanya na ng uwi si Mang Tonyo, Mang Eming, Mang Leryo at si Damian. Kami din ni Buying ay pumasok na sa aming bakuran. Subalit habang naglalakad patungo sa aming bahay kubo, ay may sinabi si Buying. Kuya, yung nagtanong pala kay Damian na matanda, maaaring hindi taga rito yan. Dahil halos lahat dito
ay kilala si Damian. At kung saan sila nakatira. Isa pa, hindi din daw siya kilala ni Lolo. Sambit pa ni Buyong. Ako naman ay nakikinig lamang sa sinabi ni Buyong. Eh, ano daw ba ang itsura ng matanda? Maaaring ang hindi siya taga dito. Sagot ko. Ang sabi ni Lolo, may kahabaan daw ang buhok. At ayon pa kay Lolo, parang may kakaiba daw sa matandang lalaki. Ayaw daw nitong tumingin kay Lolo at nakatungo lamang. Sagot pa ni Buying. Pagkadinig ko nun, ay bigla akong nakaramdam ng kaba. Nakaramdam ako ng takot. Buying! Si Bulik! Asan? Tanong ko kagad. Nasa kulungan, kuya. Bakit? At kagad namin tinakbo si Bulik habang papasok sa bahay. Pagkadating namin, ay naroroon naman ito. At maayos naman ang kalagayan. Para akong nabunutan ng tinik ng mga sandaling yun. Subalit naging palaisipan sa akin kung sino ang matanda na yun na naghahanap kay Damian. Maaaring ang kumalat ka agad ng balita sa aming baryo dala ng pagkakapanalo ng manok na yun kanina. Totoo ngang may tenga ang lupa at may pakpak naman ang balita. Matapos mag-asikaso ng mga gawaing bahay, ay saka ko na hinarap ang magiging lakad namin mamaya. Ang pagpunta namin kina Manong Taling at Elena. Iniisip ko pa lamang ay tila nakakaramdam na ako ng nervyos. Kung kaya't nagtanong pa ako kay Buying kung anong mainam na isuot sa aming lakad para mamaya. Ngunit kagaya ko rin ay wala din kaalam-alam si Buying sa mga ganong bagay. Kung kaya't kay Lolo na ako nagtanong, eh magpakatotoo ka lamang, Ompong. Eh hindi mo kinakailangan na maging kung sino ka. Ipakita mo kung ano ka. Likas ka namang mabuting bata at magalang. Iyon ang iyong pakita. Kung sa pananamit naman, eh isuot mo ang iyong pinakamagandang damit. Yung iyong pangsimba. At mag-ayos ka. Maligo ka. Mag-ayos ka ng iyong buhok. Dahil para kasing kinalay kay ng manok ang iyong buhok. Sambit pa sa akin ni Lolo. At iyon nga ang ginawa ko. Maya-maya pa ay may iniabot sa akin si Lolo. Lo, ano po ito? Tanong ko. Pamada! Eh para yan dyan sa iyong buhok. Magiging maigi din kung magiging kaaya-aya ka sa paningin ng iyong sinisinta. Sambit pa ni Lolo. Hindi na ako nag-aksepa ng oras at naligo na ako kaagad. At tinagalan ko ang aking pagligo kumpara sa mga nakaraan. Naghilod ako ng aking katawan para naman maging kaaya-aya sa paningin ni Elena. Matapos yun, ay saka nagbihis ng damit na ginagamit ko lamang sa pangsimba. Isang kamiseta na may botone sa harapan at may bulsa sa magkabilang dibdib. Mahaba ang manggas na abot hanggang braso. Inayos ko din ang aking buhok. At habang inaayos, ay ito na yata ang pinakamatagal na pagkakataon ko na tumingin ako sa salamin. Kakaayos ito ng aking buhok. Hanggang sa hindi ko na namalayan na lumilipas na pala ang oras. At ilang sandali pa ay may tumatawag na mula sa labas. Sa boses pa lamang ay pihado si Lamang Tonyo ito.
kung kaya't nagmadali na akong magsuot ng aking pantalon na kulay puti. At nagsuot din ako ng aking bagong sapatos. Kagaya nung kay Damian, ay nakabili na rin ako ng sapatos na yari sa balat. Pinaghandaan ko talaga ang araw na ito. Bukod pa dun, ay nagdala rin ako ng bungkus ng bulaklak na hiningi ko pa sa mga tanim ni Lola. At bukod sa bulaklak, nagdala rin ako ng mga prutas na kinuha sa aming likod bahay. Pagkakita sa akin ni Mang Tonyo, ay abot tenga ang ngiti nito. Mukhang handang-handa ka na, Ompong! Ngayon eh, masasabi kong aakyat ka talaga ng ligaw, sambit pa ni Mang Tonyo. Ilang sandali pa, at mula sa di kalayuan, ay natatanaw na namin. Eto na! Naririto na ang isa ba nating inaantay? Sambit pa ni Mang Tonyo. Mula sa bakuran, ay matatanaw ang suot nitong sombrero na may kataasan na higit sa pangkaraniwan. Nakasuot ng makulay na kamiseta na kahit sa malayo ay litaw na litaw ang kulay nito. At nakasuot din ito ng pantalon. Bukod dun, ay nakasuot din ito ng sapatos na naglilikha ng parang kalansing o ingay habang naglalakad. Mukhang handang-handa ka na rin, Damian! Bati pa ni Mang Tonyo kay Damian. Siyempre po, Mang Tonyo! Hindi maaring hindi ako mapansin! Kinakailangan ko na pong mapansin ako ni Aurora. Sagot naman ni Damian. Maya-maya pa, ay inalis ni Damian ang kanyang sombrero at tumambad ang buhok na parang dinilaan ng kalabaw sa sobrang pagkaplansyado. At ilang sandali lang din, ay medyo iniliad pa ang kanang paa ni Damian at medyo itinaas ang pantalon upang ipakita sa amin ang sapatos niyang gawa sa balat na may kumakalansing-kalansing pa sa sapatos. Mainam, Damian! Ganyan nga! Sambit pa ni Mang Tonyo. Antayin na lamang natin si Leryo at tayo'y aalis na. Si Mang Eming po, hindi po ba sasama? Tanong ko. Ngunit bago pa makasagot si Mang Tonyo, ay paparating na si Mang Leryo. Sakay-sakay ng kalabaw habang hila-hila ang karitela. At kasama niya ay si Mang Eming. Nabit-bit naman ang isang gitara. Hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon. Pagkasampa sa karitela, ay saka na kami lumakad patungo kina Manong Taling. Habang nasa biyahe kami, ay tinitipa-tipa na ni Mang Eming ang gitara at nagpapasakali na ng mga maaari niyang tugtugin pagkadating sa bahay nila Elena. Bagamat kay ganda ng mga tinutugtog ni Mang Eming, ako naman ay unti-unti na akong nilalamon ng nervyos. Napakaraming bagay ang tumatakbo sa aking isipan. Na baka mapahiya ako? O kung ano pa mang mangyari? Kung ano-anong bagay ang lalong nagbibigay sa akin ng takot? Ompong, ano bang nais mong ipanghara na mamaya? Tanong sa akin ni Mang Eming. Hindi ko malaman kung anong sasagot ko kay Mang Eming. Sa dami ng naiisip kong kanta. Ngunit nung mga sandaling iyon, ay tila walang pumapasok sa aking isipan. Parang hindi ako makapag-isip. Nauunawaan ko naman ang tanong. Subalit biglang naging blanco ang aking isipan. Nang biglang nagsalita si Damian. Mang Eming, liron-liron sinta na lamang po. Sagot pa ni Damian. Maghahara na tayo, Damian. Hindi pwede yung leron-leron sinta.
Sagot naman ni Mang Tonyo. At sa kakapili kung anong tutugtugin, ay hindi na namin namalayan na malapit na pala kami kina Manong Taling. Pagkapanaog, ay nag-ayos-ayos kami saglit. Nang biglang nagsalita si Mang Tonyo. Ampong! Hindi ba't iyan ang bahay ni Manong Taleng? Opo, yan na nga po. Sagot ko. Eh mukhang may panahon na sa pamamahay ni Manong Taleng. Sagot naman ni Mang Tonyo. Kung kaya't lumapit pa kami ng tuluyan sa bakuran nila Manong Taleng. Ampong! Nakikita mo ba yan? Muling tanong sa akin ni Mang Tonyo. Pagkatingin ko, ay may mga panauhin nga at mukhang pamilyar sa akin. Subalit, pawang mga nakataligo dito. Nang ilang sandali pa, ay humarap na ang mga ito. Dahil dunin napamulagat ang aking mga mata. Dahil naririto, sina Abuel at Rigor. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po, maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po, napakalaking bagay po nito sa amin. Nais ko lamang po i-shout out ang buong Haring Bakal chapter po. Yan po sa may Sambales, from Boss Chari Yanday, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Jocelyn Niegas Pagayunan Artillero. Shoutout din po kay Ma'am Ann Mendoza, from Boss Bars Gernalda. Shoutout din po kay Boss Vincent Noel Calma, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Jenny Paragatos, shoutout po. Shoutout din po sa Aramis Family and Loxin Family. Shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Christy Harm. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Christian Jan Boris from Alabel, Sarangani Province. Shoutout po sa inyo dyan sa Sarangani. Shoutout din po kay Boss Angelo Manlapas from Zambales. Shoutout pong ito ay mula po kay Boss Paul Andrew Glee Roca. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Villoria. Shoutout pong ito ay mula po kay Boss Baby Langka. Kay Boss Jerry Montañez, shoutout po dyan po sa Panabo City. Shoutout din po kay Nilian Tingson from Negros Occidental. Shoutout po sa inyo dyan sa Negros Occidental. Shoutout din po kay Boss Leonski Gibe at sa dalawang anak po niya kay Princess Leonie at James Clian Gibe. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Rex Besite. Boss, shoutout po. Kay Boss Lance, shoutout po. Sa Fernandez Family, dyan po sa Camputaw, Cebu City, from Rufino Jr. Fernandez. Boss, shoutout po. Kay Ma'am Janet Verga, dyan po sa Qatar, shoutout po. Shoutout din po kay Mami Gina's Vlog. May time po kayo, bisita lang po sa channel niya, Mami Gina's Vlog. Brosos Vlog, shoutout po. May time po kayo, bisita lang, Brosos Vlog. Salimix TV, kung may time po kayo, bisita lang po sa channel, Salimix TV. Kay Boss Real Mix Vlog, may time po kayo, bisita lang po sa channel, Real Mix Vlog. Kay Boss Dare Music Lover, shoutout po. May time po kayo, bisita lang po sa channel, Dare Music Lover. Kay Boss Aqua Prince Official, may time po kayo, bisita lang po sa channel niya. Kay Boss Joy Kando Channel, may time po kayo, bisita lang po kayo sa channel po ni Boss Joy. Joy Kando Channel po. Nais ko lamang po sanang i-promote. Meron po tayong bagong channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Tungkol po ito sa mga amazing facts, mga mind-blowing facts po. Ang pangalan po ng channel is
ang kaalaman ni Chik Chik. So may time po kayo, bisita lang po sa bago nating channel. Maraming salamat po. Iwan ko po yung link dyan po sa may description box. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Pus Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Pus Lia Estoke, shoutout. Pus Edison Velasco, shoutout. Pus Rodney TV, may time po kayo, bisita lang po siya po ni Pus Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-live stream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas. Shoutout po. Boss Ed, uy, shoutout po. Boss Dimpos Yuni, Boss, shoutout sa'yo, Boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abilliar, may time po kayo bisita na po sa channel po. Rochelle Abilliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoisky, shoutout sa'yo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Mad, shoutout po. Boss Lord Oliva, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo bisita na po siya po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, Boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa'yo, boss. May type po kayo, bisita lang sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa'yo, boss. Boss Jopa Iberturo, boss, shoutout sa'yo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa'yo, boss. Pambless na Baja, shoutout po. Ma'am Christy Harn, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa'yo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asila, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Eriza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M's Luck, shoutout. Miss J-Bell, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kasi kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po, kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kasi ang bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horshi TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Baro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manila at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuku, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wensi 666, shoutout po. Boss John Ring Azakati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe.
Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa aking mga video. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming maraming salamat po.